channel. And for today's vlog, as you can see on the title, it's another sit down videos and information para sa inyong mga Shopee seller kagaya ko. And kung newbie ka pa lang sa channel ko, do make sure to subscribe to be notified kapag mayroon akong mga bagong upload videos, mga tips and tricks kung paano tayo mas magiging makilala sa mundo ng bukay or sa mundo ng Shopee or sa businessman, no? So if you are interested, just keep on watch. Okay guys, now please let me excuse my face. I'm using now a rejuvenating set to be para i-ano ko siya, i-review ko siya. So this is my face right now and naglalabasan yung mga dumi niya. Kasi syempre, di ba, pagka nag-rejuve ka, you wanted to peel off all the dirt, yung mga excess dyan sa mukha mo para mapalitan siya ng panibago. So, I have this face, bare face, no makeup, just lip tint lang. Ayun, no? So, for today's vlog, guys, is about Shopee checkout only. If it is possible ba yun, kung pwede ba na mag-checkout ka lang sa Shopee dahil lang para maging cash on delivery yung inyong transaction dahil yung item na bibilin sa'yo ay bayad na ni buyer, no? So, yes, it's possible. Whether if Facebook page, personal Facebook, Instagram, Twitter ka man, or sa mga platforms ka makikipag-transaction, if you want that policy na payment first, but the items are COD, so pwedeng-pwede yan, no? Anyway, di ba kasi sa LBC, pwede ang cash on delivery or cash on pickup, but ikaw po ang magdadala sa pinaka-branch ng LBC. Ang hassle nun, kung isang item lang yung ipapadala mo, and then you can, kailangan mo pang pumunta sa branch para dun, no? Tapos, cash on delivery at cash on pickup siya. So, meaning to say, is cash on delivery yung items, pwede, and then pwedeng bayad na sa'yo yung item. Pero, ito, mas better to. Since if you are a Shopee seller, mas okay na ipa-pick up mo na lang kahit isang piraso. And at least, bayad na din siya sa'yo, no? So, bibigyan ko kayo ng example kung paano nga ba nagagawa yung Shopee checkout only. And then, if ano ba yung mga pros and cons nito, if disadvantage, advantage ba to. So, yan. Bibigyan ko din kayo ng 2 tips. Mayroon akong 2 paraan kung paano ko nagagawa yung Shopee checkout only, no? So, here's my example. Ito, mayroon akong naging katransaksyon sa page. Okay? So, ito sa page. Tatakpan ko na lang yung name ni Ceci. And then, my rules is Shopee checkout. Bakit ba ako nagpapa-Shopee checkout? Para mas mura and cash on delivery. But payment first. Kasi, bakit payment first? Hindi dahil bogus sila, kundi dahil gusto ko na makuha ko agad yung pinuhunan ko. Lalo na kapag Mindanao and Visayas area yung customer ko. Ang hirap kasi, ang tagal mo makukuha yung items pag sa Shopee, kailangan pag in-accept pa nila and na-accept na nila yung deliveries, dun pa lang yung mo matatanggap and may process pa yon kasi kailangan mo pa ipaprocess 2 to 5 days sa bank mo para mag-reflect. Ganun siya. So, mahirap makaikot para sa mga Shopee seller na maliit yung punan or nagsisimula pa lang. So, yun yung maganda dun. If naman talagang big time ka na, marami kang punan, di ka naman nagpapaikot masyado dahil meron ka naman, excess is pwede mo naman talagang i-direct na cash on delivery, pati yung items, kasi yun naman ang purpose ni Shopee. But then again, eto nga, going back, dito sa Shopee, meron akong naka-transaction. And then, she bought or she buy, no, ng aking Dubai crop top for 3,900 only. So, yun. Ang sabi ko is payment first, but the shipping fee is cash on delivery through Shopee checkout and para mas mura, no? So, yun. So, pumayag siya and then ginigay ko yung mode of payment ko. And then after nyan, ayan, nag-send na siya ng proof of payment na nasend na niya through GCash. And then sinend niya yung receipt sa 7-Eleven niya. Kinash in. So, yun. After nun, nung na-receive ko na, okay na. Na-confirm ko na. Then, binigay ko sa kanya yung link nung pinag-ginawan ko ng checkout. And then, after nun, nag-checkout na siya. And then, ito yung kanyang checkout. Wait lang ha. I will go to Shopee. Up. And sa me. After you go to me, go to my shop. After my shop, go to ship.
two ship. Ayan yung dalawa natira yan. Tinanda ko para sa vlog na to. This one is Dubai, ha? Dubai crop top. Ito yung all branded. And from Dubai talaga siya directly. So, yun. Si Christine. Ayan. Si Sissy Christine. Ayan, sinabi ko yung pangalan. Nakapag-check out siya. Ang halaga ng binayaran niyang item is 10 pesos na lang yung nakalagay. And yung shipping niya is 110. So, the total items is 117. Wala na po akong paka dyan kahit magkano yung pumasok sa akin, magkano yung kaltasin ni Shopee dun sa 10 pesos. Kasi bad na yan sa akin eh. Parang tubong butal ko na lang yung matitira dyan na 7 pesos kasi nakita mo yung fees and charges ay 3 pesos. So, ganun siya. So, paano nga ba siya ginagawa yung link na to? So, ganito. Tuturo ko sa inyo. Yung unang paraan ng paggawa ng link na yon is add new products tayo. Dito sa add new products, pwede kang maglagay ng mga photos, example photos nung tinda mo. So ako, photo library, pwede akong maglagay ng Dubai na mga tops. Ayan. Ayan, naglagay ako ng dalawa lang. And after kong maglagay, lalagyan mo siya ng product name. So ang product name na lalagay ko is Dubai Crop Top Check Out Only. Lagi niyong lalagay yon para hindi ma-misinterpret ng tao. Minsan kasi may nag-check out sa akin directly, hindi na nagme-message. Kailan na 10 pesos lang, but no. Siyempre, kinakancel ko yon. For check out only and payment first. Ayan. Payment first. After that, product description, kahit anong ilagay niyo dyan, payment first basis, etc., etc. And ayan, payment first basis. Okay, then after non product description, punta tayo sa category. Sa category, women's apparel yan, syempre. And then, tops yung pipiliin natin, no? Kasi more on crop siya. So, crop top siya. And then, after nyan, lalabas yung brand. No brand na lang yung ilagay natin. After no brand is material. Of course, cotton to. And then, yung occasion, hindi naman siya, tawag dito, mandatory na lagyan. Yung mga mandatory lang dyan, guys, is yung may asterisk na red. So, leave it there. And then, yung price is $3.99. No, $3.99 yung price niya. Pero since bayad na siya sa akin, is 10 pesos na lang, no? And then, the stock, halimbawa, 5, meron ka 5 buyer na nagbayad sa'yo. So, gawin mo ng 5. And then, of course, yung last na may asterisk natin dyan is yung shipping fee, weight size. So, sa akin, 4 kilos lang yun. Nagmamax. Minsan, 3 lang. So, gagawin ko ng 4 para may sobrang isa. And then, ayan, 4 kilograms, save natin. No need to, wait lang, no need to input the length, width, and height. 4 centimeter sizes, ha? Basta meron kayo exact weight, pwede na yun. And then, save. Then, after that, yan, pre-order, syempre lagay natin for 7 days sa akin. Pero sa akin, hindi 7 days nagtatagal yan. Minsan, 1 day lang sineship ko na. Basta, sort na siya and nakapagbayad ka. And then, publish. After we publish it, ayan, mag-i-initialize yan eh, kung na-accept ni Shopee. Once listed successfully na, pwede na yon, no? So, yon. Eto na yung link na ibibigay natin dun sa buyer, saka siya mag-check out. Then, ganun lang kadali, guys. So, ang disadvantage nito, guys, ha, nade-detect po ni Shopee na nakikipag-transact ka outside the Shopee. Yun yung pinakabawal kay Shopee. Pero yun nga, since medyo nakakalusot naman tayo, so at least hindi na baban. Binaban po ni Shopee yan, ha. Pinaparusahan ka minsan isang linggo, hindi ka makakapagtinda, makakapag-post ng items mo. So, limit lang din natin yung pagganito, ha. Huwag naman sobrang baba kasi mahalata na yun ni Shopee, no? So, ito yung second tips ko. If gusto nyo ng, yun nga, kung gusto nyo na huwag tayong maban, hindi mahalata, punta tayo dito. Dito pa rin sa ating shop. Sa marketing center, punta tayo dyan. Dito sa marketing center, discount promotions, vouchers, follow price, bundle deal, seller coins, and campaigns. So tayo, gagawa tayo ng voucher. Ito yung second tips ko. Punta ka sa vouchers, and then wala kang vouchers dyan. Wala akong available. So pwede kang gumawa ng create new voucher natin. So create new voucher.
So, wala ka eh. So, pwede kang gumawa create shop voucher. This voucher can be used on all products in your shop. Or create product voucher. This voucher can be used for selected products in your shop. So, ako, selected products lang, no? Ayan. So, voucher type. Ayan, yun na yung voucher details. Gagawa ka ng voucher name. Ayan. So, maximum of 5 characters. Dubai na lang. So, ang pangalan niya is Mary Dubai. Ayan. So, start date, ikaw may mila kung kailan. Halimbawa, nakapagbayad na siya and ngayon mo siya papag-check out. Then, gawin mo siya ngayong araw. So, today is March 4, 2021. Ayan. Confirm natin. And then, kung kailan siya mag-end. Kung may inintay ka pa, edi, may inintay ka pang buyer na mag-check out. At least, 3 days na nga ko siya. So, i-limit mo siya hanggang March 6 or 7. Kasi hindi naman to lalabas sa shop mo. Sa pili lang, sa pagbibigyan mo nung voucher code. So, confirm natin hanggang March 7. Claim quantity. So, kung ilan yung mag-check out sa'yo. Halimbawa, sa akin 5. So, 5 lang silang pagbibigyan ko ng voucher code. And then, yung usage quantity. So, total usable vouchers for all buyers. So, usage quantity, 5 lang din. Discount type. Ayan. Ikaw may bilang discount type. So, discount fixed amount, discount percentage off, or coin cashback. Sa akin, discount fixed amount yung lalagay ko. Ang halaga ng Dubai ko ay 3999. Ayan, 3999. Then after nyan, save. Tapos, minimum required na may spend niya is 0. Ayan. 0. And then, voucher display settings sa do not display natin yan, syempre. And then, applicable products, itatype mo kung saan siya applicable, no? Sa items na yon. So, ako guys, for applicable siya sa Dubai crop tops na worth 399 and then done. And then, save natin siya after. But, ayan, as you can see, nagka-problema siya kasi gumawa na ako kanina ng Dubai na ganun yung spell. So, let me change the spelling into Y na Dubai. Yon. And then, after that, it successfully saved and ayan na siya. Mary Dubai na, and then once na ibigay mo sa kanila yung voucher code, pwede na nilang gamitin yun. So after nyan, ayan, pag mag-check out sila, ibibigay mo yung voucher code na Mary Dubai sa buyer mo para yun yung ilalagay nila. And then, yung item na tig-399 pag check out nila, ayan. Yung item na chineg out nila na worth 399, pag ginamit nila yung voucher code na yon, 0 na yung babayaran nila. And shipping fee na lang yung mga calculate. Ganun lang po kadali. Ibig sabihin, 0 na yung babayaran niya. At least doon, gumamit siya ng voucher code. Hindi halata na nag-outside transaction kayo kasi parang syempre binigyan mo siya ng voucher. Diba? At least bayad na siya sa'yo. No need to worry about that kasi mas okay to. So, if ever you are wanted to have your customer na mag-check out through Shopee account nyo, but check out only and you wanna payment first, just do it the second tips na binigay ko sa inyo. Kasi medyo limitado lang din. Limitadohan lang din natin yung unang tips na binigay ko, which is yung pricing na mababa. Just make a voucher na lang. Kasi free naman to make a voucher, guys. No? So, yun lang yung tips ko. So, sana naintindihan nyo or nagets nyo. If meron pa kayong questions about being a Shopee seller, just comment down below and I will answer it if ever kayang-kaya ko naman siyang ipaliwanag sa inyo. And abangan nyo yung mga next videos ko for about tips and tricks being a Shopee online seller or being a online seller and about ukay business, guys. No? So, yun. That is all for today's, guys. And that is all for today's vlog. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe and always be kind. Bye-bye!